Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Then, huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa, huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyo lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayong mag-alala, hindi po kayong nag-isa. Ito original, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maludatas kapag nag-usap tayo. Minasan, konnichiwa, magandang Mag-usap Tayo, Vicky Osawa. 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishima. Magdadas kapag nag-usap tayo. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito na naman ang inyong likod, Vicky Osawa. Ang daming issue nga. Teka, suot ko muna singsingsingsingang ko. Alam niyo po ba, gold na gold ako ngayon, di ba? Napakaraming issue pong nangyayari ngayon at napakaraming, ano ba talaga ang totoo? Parang hindi po yan ang totoo eh, mali po yan eh. Ay, maraming salamat po. Yan ang mga sagot sa atin sa comment, which is, wala akong masabi kundi magpasalamat po sa inyo. Dahil maski ako, siguro talaga makukonfuse ako dahil maraming issue na lumalabas na hindi natin alam ang totoo, kundi mismo ang kakausapin natin mamaya ay nakipag-usap mismo sa Pilipinas sa immigration. At nagpapasalamat po ako sa nag-share sa atin na maaga pa lang tinawagan niya ang team natin na, teka, ganito na yan, nakausap namin yung immigration, eto na ang sagot. Kaya abangan niyo po yan mga kababayan ko, ngayon po pag-uusapan natin yan. Wala po tayong masyadong commercial, wala po tayong mga iba-ibang bagay, kundi pag-uusapan po talaga natin ang mga nangyayari. Hindi natin alam kaparis ng issue ng senior sa atin. I-share po natin yan. With the truth from our heart na talagang i-senior sa atin ng ating kababayan na nagmamalasakit sa kapwa, sa kapwa kababayan. Not only sa kababayan, sa buong mundo, sa bawat tao. Kaya lang syempre, dumarating pa rin yun. Hindi yan ang totoo. Ito ang totoo, di po ba? Wala tayong magagawa ron. At yung mga basher ba tawag doon? Thank you so much po sa inyong mga comment. I'm so thankful kasi from there, natututo rin po kami na, oh, okay. Okay po, i-check natin, ganun-ganito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya mga kabayan ko, stay tuned dahil napakarami nating issue. And not only that, may special guest po tayo. Si Miss Beverly Kaimen nandito kasama natin. Di ba? Yay! Hindi niyo how excited ako kasi first time ko siyang istorbuhin. At first time dapat magpapahinga siya, biglang inistorbo ko. Kaya mga kababayan ko, kasama ko rito yung apo ko. Ito po, lumapit na ang apo ko kasi kasali daw siya sa eksena ngayon. Say hi! Minasan, konnichiwa ba? Konnichiwa! Minasan, konnichiwa. Oh, very good! Okay, so baba. Naku, huwag naman baba. Unesan de iyo. Lola de, lola. Okay, are you going sa konika? Ato de matayobu ka na. Iko da ni. Kiyotsukete yo. Yan po ang aming poging-poging apo.
apo po ng aming anak na lalaki. Andito po sila ngayon nagbabakasyon dahil alam niyo naman pag New Year no work sila ang mga Japanese pahinga. Kaya Anthony, balik po tayo sa mga issue. Huwag po kayong mawawala dahil pag-uusapan natin yan. But before anything else, gusto ko pong i-greet ang lahat. Happy New Year and Happy 2021. Kaya po ako naka-gold kasi lucky color daw ang gold, 'di ba? Very lucky daw ang gold kaya sabi nga nila first ano mo isusuot is gold. And mga kababayan, isa pa palang may bago tayo ngayon na kung sino man po ang willing malaman ang lucky charm nyo, kung ang lucky charm nyo at ang inyong lucky number, andito po ang inyong likod, Vicky Osawa. I-send nyo lang po sa akin ang inyong birth date, full, yung year, yung date, tsaka yung month. Bibigay ko po sa inyo, isa-send po namin sa inyo ang inyong lucky charm. And I myself, isa-share ko sa inyo na nung nilagay ko yung lucky charm, I'm so lucky kasi makasama ko si Miss Beverly dito. So from that lucky charm, nangyari, di ba? Ang swerte. Eh, hindi natin basta ma-i-invite si Miss Beverly dahil alam natin kung gano'n siya kabisi dito. At alam natin ang under AVEX siya, hindi basta natin maimbitahan. Kaya talaga po yung lucky charm na inilagay ko sa ketay ko, sa cellphone ko, na hini-check po natin online din kung anong dapat. Naging swerte talaga. Not only that, ang dami po talaga mga kababayan tayo na nag-share tungkol sa nangyayari. And live na nandun sila, sinishare nila. Biro nyo, marami na po nag-share sa atin before. Pero pagpasok po ng Lucky Charm, pagpasok this year, mas marami nag-share. Mas marami nagsasabi ng eto po kami, andito po kami. At pinakita pa nila kung nasaan sila, kung anong pagkain nila, at kung ano talaga ang nangyayari sa kanila. Kaya mga kababayan ko, sinong gusto ng lucky charm, sinong gusto ng lucky number, I'm here for you. Who knows? God's will. Diba? Walang masama na maniwala. Diba? Wala namang mawawala. I'm here to tell you your lucky charm and your lucky number. And to tell you what will be the life for this year. Yan po ay sisimulan natin next year. Oh my God, next month. Next month po kasi ang dami na po nagpadala sa atin ng mga numero. At sa dami nila siguro pa matatapos ko to within one month. Dahil alam niyo naman ang power kailangan i-relax natin muna. So anyway mga kababayan ko, bago ang lahat, napakinggan nyo ang beautiful music ng Mag-usap Tayo by Miss Ladine Rojas. O oh, diba? Beautiful, sexy. At napakabait talaga niya. And syempre, ang ating maestro ba tawag doon? Maestro, yes. Sir Benny Saturno. Super star po siya sa Pilipinas. Dahil for me, the only composer na talagang from, hindi naman ako little girl, nung bata ako, talagang kuya ko na siya. Talagang super galing niya. And also, syempre, kilala nyo ang mga best actress. Nanalo na naman po si Miss Judy Ann Santos at syempre, Miss Jacqueline Jose. Di po ba, kilalang-kilala sila sa buong mundo. And the director itself, superstar na director natin, Direk Dante Brillante Mendoza. At huwag niyong kalimutan, kasama natin siya ngayon, si Miss Beverly Carmen. Di ba sinabi niya, story dyan ay. Ne? Kaya po yung sinasabi namin sa inyo, story dyan na hindi po kayo nag-iisa. Kung ano man ang problema, kung ano man ang mga nangyayari sa buhay natin, God is with us. Alamin niyo po, andito lang po, mag-usap tayo anytime. Basta po libre kami, sasagot po kami. Pagpasensyahan niyo na lang po kasi nowadays, nagpapasalamat po kami na talagang napakarami na nating kababayan na naniniwala at talagang nandyan followers natin. And I was so thankful na umabot po kami ng 3.3 million sa aming nilabas na galing po sa inyo, na sinyer nyo at isinyer po natin sa ating mga kababayan. Kaya honto ni arigato gozaimasu ta. This year mo, yoroshiku onegaishimasu po. Kaya yan, at syempre sasabihin na natin ang ating tagline. Ang ating tagline po, eto, 2021 na, hindi ko pa rin kabisado. Baya. Anyway, mas maganda na yung hindi ako magkamali. Ito po ang unang ang tagline. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin natin ang inyong mga problema na magkasama. At laging tandaan, hindi kayo nag-iisa. Kapares ng sinabi ni Miss Beverly Carmen, story janay. Yan po yun. Kaya abangan niyo po. And this time, magpapahinga muna ang Lola.
At Happy Three Kings pala! Sa Asa East, Happy Three Kings! Pasok muna po tayo sa short series ng ating Buhay Mo, Hawak Mo. Positive thinking lang po. Onegai shimasu. Yoroshiku, Manager. Mga asensado sa sariling gawa na nagsimula kundi ang mga sumusunod. Ambisyon, lakas ng tiwala sa sarili, mga ideas na paraan sa panimula. Kung paano ka magtitiis, magtsatsaga, at ang power na malaking pagtitiwala sa Panginoon. Lahat ng tao ay nangangarap na umasenso. Karamihan sa atin nabubuhay upang maging matagumpay at masaya. Mayroon din namang mga tao nagpasya at nakontento sa kung ano ang grasyang dumating. Hindi nila minsan naiisip kung iyong mas pagsisikapin ang paniniwala at pagkilos sa tamang utos ng Panginoon, masisigit pa sa natatanggap mo ngayon ang saya ng buhay. Hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa iyong mga mahal sa buhay at kapwa-tao. Karamihan sa mga tao ay hindi nagpasya na maging mayaman at iyon ang dahilan kung saan minsan bakit sila nagretiro ng mahirap. Ang pera ay mahirap kitain. Subalit, ito ay kailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. Hindi lang para sa ating sarili, kundi para din sa ating pamilya at kapwa-tao na nangangailangan ng tulong. May kasabihan nga, paano mo matutulungan ng iba kung ikaw sa sarili mo, kung ikaw ay naghihirap sa isip at gawa? Ang isang pagyaman sa buhay ay nasa isip, gawa at paniniwala na hindi natutulog ang Diyos. Ipagpatuloy sa ating pag-iisip na pangtanaw o pagsama sa may malinis na paraan ng mga matagumpay na tao. Sabihin din natin na kuminsan ay nanghihina rin sila at umuurong sa mga pagsubok ng tadhana, subalit sila hindi sumusuko. Mga pagsubok bago makamit ang malinis na pagyaman. Ang mga taong matagumpay ay nagsisimula sa lakas ng imagination, at lumalakas sa malinis na tagumpay. Siguridad sa pananalapi at kalayaan sa pang-araw-araw na buhay ay isa ring yaman. Kung ang yaman na dala mo ay galing sa hindi magandang paraan, ito ay pwede mong makamit, magamit, at ikaw ay sumaya, subalit ito ay panandalian lamang. Samantalang kung sa yaman na iyong nakuha sa malinis na paraan, ito ay may dalang walang katapusang kalayaan, kasaganahan at pagmamahal bukod sa iyong pamilya, pati sa mga taong kakilala o makikilala pa. Sa ganitong buhay, dito mo mararamdaman ang pagiging isang totoong milyonaryo na makatao sa labas at loob ng ating hiram na katawan. Mga bagay na dapat nating iwasan. Ang yumaman sa hindi magandang paraan, katulad ng pang-aabuso sa kapwa, pag-aangkin ang hindi naman sa iyo, pagsisinungaling, at hindi makataong pag-iisip. Ilan lamang po ito sa mga bagay na magbibigay sa atin ng buhay na puno ng lungkot at hirap sa buhay sa pang-araw-araw. Pagyamanin natin ang buhay na may dalang malinis na pananaw at malinis na
yaman. Dahil walang pwedeng kumuhaan ito at mangyari ito kundi ikaw dahil buhay mo, hawak mo. Yan po. Alam niyo po sa buhay natin dito sa Japan, napakaraming pagsubok. Napakaraming mga bagay-bagay na minsan talagang lagi ko pong sinasabi na never give up. Never, never give up. Dahil lalo na ang lengguwahe, nahirapan tayo. Lalo na po sa mga misis na bagong kasal dito sa Japan na tumatawag sa atin na talagang crying lady sila kasi ang system ng marriage po dito compare sa ating mga magulang sa Pilipinas ay kakaiba. Pero ilalagay po natin ang pag-iisip natin sa positibo na I'm here kasi kaya ko ito. I'm here kaya ko siya pinakasalan because alam ng Panginoon na talagang siya ang para sa buhay ko. So never give up po. Maraming maraming pagsubok but never give up. At marami pa po tayong ilalagay sa buhay mo, hawak mo tungkol sa mga positibong pag-iisip. Dahil you cannot blame yourself to be negative. Lalo na sa material world o mga bagay-bagay na may trabaho na naman, sakit ng ulo ko, ano ba ito? Huwag niyo na i-question, just keep praying. Keep praying po and think positive and be an inspiration for your family. Kayo po maging inspiration ng pamilya niyo para lalo silang maging strong sa Pilipinas. Alam ko po na mga OFW tayo, mga nasa abroad, hindi ganun kadali kaya tayo nagpunta rito because of our family. Ngayon po, nagpapasalamat ako dahil I'm here with my family. Kasama ko po ang pamilya ng husband ko. Andito po sila for New Year. Ang saya-saya namin, salo-salo kaming kumakain. Iba po kasi ang pamilya. Basta the most important is be positive. If you come up with the negative, change it. If you think you cannot go out from the negative thinking, close your eyes and meditate. I know it's gonna be hard for you people na, ano yung meditation sinasabi ni Miss Vicky? Hindi ko alam yun na. The best thing is, meron po sa YouTube. Pakinggan nyo, meditation music. And then from there, you feel different. But try it. Try it po. I know some people, hindi ko po kaya. But if you think na talagang you don't want somebody to talk about your life, you don't want somebody to, you know, alam mo na, kumalat ng kumalat yung mga buhay mo, talk to God. And God will answer you when you meditate. Ganito po yan eh, kung kayo may problema, di po ba, kausapin natin ang Panginoon. When you meditate, God will talk to you. Will tell you the answer. Through my experience po yan. Lalo na ngayong pandemic. Grabe. Grabe, di ba? Talagang, ano ba talaga ang totoo? Hindi ko alam. Pero sabi doon sa YouTube, ganun eh. Sabi dito sa Facebook, ganun eh. Pero hindi natin alam kung anong totoo. So the best thing to do, just pray. Keep praying. The most important is prayer lang po. Anything in this world is prayer. So before anything else, andito na po ang super special. Special natin na guest na talagang nagbigay ng lucky charm sa atin. Hindi ko alam kung paano ko siya tatawagin kasi ako mismo na iyang tawagin pangalan niya dahil iba siya. Ibang-iba po siya. Ako na po nagsasabi sa inyo, bibihira ang, sorry to say, kababayan natin, very low profile, very sweet, at talagang simple person. Kaya talagang maski family niya na meet ko po, talagang simple sila. Kaya ngayon po, introduce natin ang number one singer for me here in Japan. Kita nyo naman, announce ko yan. Kasi for me, she's number one. Miss Beverly Kaimen. Yes! Kasama natin siya! Excited ako! Ano ba yan? Hi, Zayma! Oh, yay! Konnichiwa! Konnichiwa! Nakita niya ang gaganda namin. Oh. Ah! Lalayo ako sa inyo, tita. Gold na gold kayo. Itim ako ngayon. Pero tingnan mo naman yung beauty mo. Oh, parang ganyan din ako noon eh, noong alaw. Alaw. Para mas maganda pa nga po kayo, nakita ko yung mga pictures. Ah, ganun? No? Oo nga. Hindi ah! Iba ang beauty mo. Hindi. O sige na, saka makeup lang talaga. Saka na tayo magbiliwan. Bilog na ako. Tayo na lang dalawa dito. Okay po, andito po si Miss Beverly para i-share niya sa inyo at mag-greet sa inyo at magbigay ng special song. Yes, Miss Beverly, kamusta naman ang stay mo sa Japan? Okay, for how many years po, ka na? Four years na po ako dito sa Japan. Oh. And yun, nung una mahirap kasi siguro iba yung culture. Yeah. Ganun. Tsaka hindi po ako marunong mag-Nihongo that time. Pero yun po, ano, na naging okay naman po kasi madami naman pong Pinoy din talaga dito na talagang tumutulong, katulad ni Tita Vicky.
Kaya parang parang hindi ko po na-feel na homesick ako kasi at home po talaga. Yes. Oo, punta lang po kayo dito. Pero babe, siya'y napansin ako eh. Ano po yun? Ang numero natin, number 10. Bakit po? Ako, ikaw 1. Ako 0. Juba. Hindi naman tita, sexy nyo kaya ngayon. Eh, tago natin yan, tago natin. Andiyan si Hubby. Okay. Ano pa masasabi mo, kapares, na marami tayong mga kababayan na gustong mag-challenge dito sa Japan para maging kapares mo na talagang star? Paano gagawin nila? Siguro una po sa lahat, kailangan talagang i-ready yung puso kasi sobrang maku-culture shock po talaga kasi iba talaga sa Philippines, iba dito sa Japan. Yung work ethics po nila kailangan talagang malaman kung paano sila mag-work and kung paano tayo makisalamuha sa ibang tao, especially sa ano, sa hindi natin, hindi kapwa Pilipino. Yes. Kasi syempre yung way ng pagpapalaki sa atin, pagpapalaki dito magkaiba. Mm-hmm. And yung siguro may ibang kaparehas na ugali ganun, pero may mga bagay din na kailangan tayo talaga mag-compromise. Hindi pwedeng ano, we should be matured enough to know na kung kailan tayo mag-oo at kailan tayo maghihinti at kung kailan tayo magsasabi na hindi pwedeng laging tayo yung tama, kailangan makinig. Yes. Tayo. Mm-mm. And of course sa work ko kailangan talaga ng kailangan matutong mag-practice, kailangan makinig, hindi pwedeng sarado yung tenga mo sa mga criticisms kahit pa yung mga bash ganun. Oh yes, bash, di ba, ang dami niyan. So ibig sabihin, babe, ano, Miss Beverly, bali 3 years ka na, 4 years? 4 years po, magpa-5 years na ako dito. So, ano ang unang culture shock sa'yo? Unang culture shock, siguro, kasi sa atin, sobrang mahalaga yung Christmas. Christmas, parang Christmas is equals to family. Yes. So, parang sa kanila kasi, yung Christmas nila, from January, parang dun sila pumunta sa family. So, parang na culture shock lang ako kasi nag-work sila Sa Christmas. So, yun. Malungkot kasi hindi ko pa alam yun nung time na yun. Pero at the same time nung time na yun, parang busy ako. So, parang nakalimutan ko na move on mo rin. At saka, thankful din kasi may Facebook. Merong ano, may social FaceTime. Media. Yeah. May FaceTime. So, nakausap ko naman yung family ko. So, okay din. Oh, yun eh, no? Sa una, eh, no? So, ngayon, sanay ka na. Sanay na. Pero yung winter, hindi pa rin buti. Hindi pa rin sanay. Ilalamig pa din ako. Ilalamig pa rin ako. Pero Tokyo side, hindi masyado ang winter eh, no? No po. Ngayon din, hindi po masyado talaga. Oo. So, babe, alam ko na marami ka pang experience dito na maishishare. Kaya lang ayokong kunin lahat ng oras mo sa kanalang. A joke. Oo. Kahit ang, bukas po, joke. Di ba? Kahit bukas, andito na ulit kami. Maglalive na naman kami, dalawa na lang. Pero hindi ko kaya yung boses niya. Dahil yung boses niya, talaga, Hindi natin kaya. Hindi po ba tayo mag-do it? Ay, wag muna ngayon. Wala akong practice. Akala ko mag-do it. Di ba mag-do it? Nag-practice na tayo kanina. Andiyan ang hubby ko, nahiya ako yun. Talaga po, naka-red lipstick pa nga kayo, tita. Yes. O, di ba? Alam mo, pag naka-live ako, naka-red yan. Pero pag wala na ako, naka-itim yan. Dahil galit ako. Anyway, Iha, pwedeng mong sabihin sa kanila ang nangyayari kasi ngayon, maraming mga sad Pilipinos tayo, kababayan, not only in Japan, sa buong mundo na because of pandemic, hindi nakita ang pamilya, pauwi na, hindi pa rin dinala sa pamilya. Anong ma-share mo na feeling sa kanila to be stronger? Yan. Siguro kasi alam ko, medyo alam ko yung nararamdaman nyo kasi pares tayo, OFW din naman ako. So parang mahirap talaga kasi every year umuwi talaga ako sa Philippines to, syempre, spend time with my family. Pero mahirap, pero at the same time, siguro gamitin na lang natin yung mga bagay na pwede natin gamitin para makipag-communicate sa family natin. Yun nga, through phones, ganon. Yes. And siguro prayer lang. And kasi parang hindi man tayo makauwi ngayon, meron pa din, dadating yung time, makakauwi tayo. Ang pinakamahalaga kasi ngayon is yung health natin. Yes. At saka syempre, hindi tayo, ano, parang mahalaga yung kalusugan natin. Mahalaga din yung kalusugan ng mga nasa paligid, natin. So parang, yes, yun. Alam ko na nami-miss nyo na sila kasi nami-miss ko din talaga yung family ko. Yung pamangkin ko, ganun gusto kong makita. Pero at the same time, syempre, mahirap i-risk eh. Kasi mga bata pa sila. And of course, ayun nga, gamitin na lang natin yung phone natin. And prayers, kasi sobrang lakas ng prayers. Kasi kapag nagpa-pray ka, yung kalungkutan, as in mawawala talaga eh. Parang exactly. Kausapin mo lang si Lord. Kung ngayon, nag-iisa ka,
parang umupo ka lang. Sabi ni tita, di ba, mag-meditate ka. After mo mag-meditate, magdasal ka. Yes. Kapag katapos mo magdasal, sigurado parang liliwanag lahat talaga. Na parang magiging clear yung mind mo. So, yun lang talaga. Prayers and, ayun, keep safe. Kasi kailangan talaga natin ngayon. Mag-ingat. Mag-ingat. Oo, nakakalungkot man, di ba? Marami rin kasi mga negosyo na bumagsak na. At alam natin na pabigla-bigla ang eroplanong stop. Na naman, ang entry sa Japan, baka ma-stop. Entry sa Pilipinas, ma-stop. Ngayon, babes, meron akong kasi marami tayong kababayan na umuwi sila. Pagdating sa Pilipinas, in-stop sila. Kung ikaw nangyari sa'yo, kasama mo yung dalawang anak mo, biglang in-stop ka, hindi pinapasok, anong gagawin mo kaya? Mahirap na sitwasyon. Sabi natin, hindi mo anak, dalbata ka pa pala. Oo, sabi natin, family mo, na foreign passport. Siguro, mahirap talaga po kasi hindi ko pa siya na-experience. And siguro, mahirap din sa akin. Feeling ko, ang pinakaunang maiisip natin yan is magalit. Yung parang, syempre, madali na ngayon magsalita. Eh, Facebook, pwede ka mag-complain, ganyan, ganyan. Pero, feeling ko, before tayo magalit, mag-isip muna tayo ng kung anong kailangan natin gawin. Kasi, syempre, bago tayo magsalita, mahirap kasi pag nagsalita, agad tayo ng galit. Mm-hmm. Kasi, lahat talaga masasabi natin. Feeling ko mas maganda mag-isip muna kung ano ba mas magandang gawin. Sino ba pwedeng tawagan? Sino ba yung pwede nating kontakin para kahit papano mawala yung bigat na nararamdaman natin, yes. Makalma tayo ganun. So feeling ko yun yung magandang gawin. And of course, hindi man tayo papabayaan ni Lord, and of course siguro ano yung government natin tutulungan din naman tayo kasi di ba nga tayo mga OFW, tayo yung parang ano eh, heroes tayo eh. Ng bansa diba? Natin, modern yes. Modern heroes tayo. So, hindi tayo yes. papabayaan ng government mm-mm. natin. So, yun lang. Tiwala lang talaga din. Oo. Kaya yung pa mga kababayan ko, kaya po tinanong ko si Miss Beverly, kasi alam ko na meron tayong kababayan na nangyari sa kanya, pinauwi, eh pagdating sa Pilipinas, hindi pinapasok. Which is very sad. Kaya yan po na i-share ni Miss Beverly kung ano magiging feeling natin, kung anong dapat gawin natin. Alam po niya yung galit. Maski ako siguro magagalit din yun. Diba? Kasi tsaka may bata pa eh. Mm-mm. Sila yung pinaka talagang kailangan. Hindi lang yung gastos eh. Yung iniisip mo yung all the way from ano, makita yung pamilya, makita yung anak mo or pamangkin mo ng pamilya mo na hay mga Japanese passport, yung biglang sorry po, hindi, no entry ngayon. Sad. So mga kababayan ko, yan pong chinyar ni Miss Beverly sa inyo, yung pong mga na-stop sa Pilipinas because of problema ngayon na nangyayari, paki po understand and be, ano na lang po, kalmante. Yes po. So babe, sa iba naman tayo, anong New Year's resolution mo? New Year's resolution ko? Can we go closer, manager? Kano ka close siya? Yes. Closer. Go for Miss Beverly. Anong New Year's resolution? New Year's resolution ko kasi feeling ko po dahil nga stay home. Stay home kasi dito sa Japan, hindi naman gano'n nag-lockdown. Pero ano, sa bahay lang talaga. So medyo mahirap. Pero feeling ko New Year's resolution ko is to stay happy and positive. Mahirap siyang gawin, lalo na kapag mag-isa ka, ang daming tumatakbo sa utak mo. Pero as much as possible, okay lang kasing umiyak, pero wag naman ano, dzutto. Ano ba yung dzutto, tita? Ano, diretsuhin mo. Huwag mong diretsuhin na umiyak, maging sad. Ano, maging sad ka, gumawa ka ng way para maging yung, yung negative na naiisip mo, ma-change mo into positive. And of course, more prayers, at saka siguro, mas mag-i-improve pa ako sa craft ko kasi gusto ko pa po talaga mag-excel. Gusto ko pa po talagang mas marami pang marating. So, kayang-kaya mo yan, I'm sure. Kayang-kaya mo yan. And this year will be different maski pa may pandemic for you. I'm very sure for that. So, yan po si Miss Beverly. At ngayon, alam niyo po ba, babes, nag-request po ako. Hindi lang ako, alam ko gusto niyo rin lahat kumanta siya. Di ba? Ano po ba gusto niyo kantahin? So, mga kababayan ko, ano po raw ang gusto niyo kantahin? Pero for the meantime, meron siya ibibigay sa inyong kanta. At kung ano po ang request niyo na gusto niyo pakanta sa kanya, andito po siya para kumanta sa ating lahat. For this, dito po sa mag-usap tayo. Ganun ba yung tawag? Mag-comment po kayo sa... Ah, ayun. Mag-comment. Ayun ba ang usap? Para ano, wakay. Para mga... Ah, ganun ba? Wakay. Ganun. Oh, mag-comment sige. Po kayo. Ay, sali ako. Wakay-wakay na eh. Correct. Anyway, yan po si Miss Beverly. Ngayon, pakinggan po natin ang kanyang beautiful voice. Tahimik muna ako. So, can we go closer for her? Dahil ako yung albiya.
Baka. Po. I will sing. Yes. Pinalalayo ako director namin. Sige po. Kakantahin ko po is an original composition of Sir Venny Saturno po for me. So, in chorus lang. Maari ba kami na lang dalawa? Di ako magtatanong kung nasan ka. O siya ba ang iyong kasama? Maari ba kahit pag-ibig mo'y di totoo, paasahin mo ako na ako ang naandyan sa puso mo. Yung kilabutan ako, grabe sa boses. Grabe! My God! Oh my God, ang galing-galing talaga. Maganda kasi talaga yung composition ni Sir Venny. Kaya oh yes, yes. Ay kinilibutan ako. Oh. Katabi kasi kita talagang yung... Ang lakas po ba ng boses ko? Hindi, ang ganda talagang angel. Thank you po. Oo, oh, boses ng anghel, promise. Thank you, tita. Oo, oh, oh, yung... Ay, grabe, pero... Pwedeng isa pang request. Oh, sige, kung meron po kayong mga request song na kapag alam ko po, gusto nyo ba Tagalog song? Request na ang Kaarimasu. Do you have any request songs? Meron po kaming audience ngayon. Any request? Request to ha? Ciao, otoshi no original no kyoku to ka mo. Oh, ja. Nihongo no. Nihongo da. Hai, ja, chotto dake. Hai, ja, utaimasu. Onegai shimasu. I need your love, I need your love, I need any day, anywhere, anything you and me, you and me. I might not understand the love, I not the mean, I least good, that's why Lana is. Sore demo nande, tomerare nai no, anata no yasashisa ni. Hindi ko alam kung ano pa itatanong sa'yo. Gusto ko para may kantahan na lang. Kanta ka na lang, please. Ano po ang gusto niyong kantahin ko? Grabe, no? Ano yan? Story Janai. Ano yan? Ah, yung Story Janai. Baka po yun yung original ko din na kanta na ano, oh, A New request? Day. Ah, Mahal Ko o Mahal Ako ni KZ Tandingan. Ah, ana? Ikaw ba? Ah, sige po. Ayan, talaga naman. Napakaswerte natin, Anthony. Ang galing ng lucky charm na binigay ng Panginoon. Sige po, hanapin ko lang yung lyrics ha. Kasi tignan niya lang, binigay niya yung time sa atin na talagang, wow! Na-miss ko din kasi talagang mag-Tagalog. Kaya talagang thank you, tita, thank for inviting you. Me. Ako kami nagpapasalamat, grabe. Sobrang ang saya dito kasi parang chill lang. Ang bait pa ni tita. Kala alam niyo po ba, sobrang sarap magluto ni tita. Ang dami kinakain ngayong araw na to. Gusto sa madasta. Hindi pa, kakain pa tayo ulit eh. Oh, meron pa pala isa. Meron pa isa. Yun naman talaga. Yeah, thank you talaga. Ayan, grabe. Mga request. Sige po. Thank you, babe. Talaga naman, pagbibigyan niya pa rin po kayo ng inyong request. At kakanta ulit ang ating superstar na si Miss Beverly Kaimen. So, standby lang po kayo dyan dahil siya po ang isa sa lucky charm natin for this year. Miss kayo, Beverly Kaimen. Kayo, tita, lucky charm ko for this year. And you are my lucky charm, baby. Diba? Nag-umubula tayo. Ayan, nag-zero na. Nag-number 10 na naman tayo eh. Kaya ako tumabi. Ayan. So, ito. Yes. May nag-request po ng Mahal Ko o Mahal Ako. Oh. Ano ba magandang part dito? Okay, ito. Sino ang pipiliin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilitong-litong-litong-lito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Oh, yung mahal ako. Oo nga po. No? Yung mahal ako. Ba? Yung buba talaga yung maganda. Kayo ba ang pipiliin nyo? Mahal ko o mahal ako? Kung pwede, dalawa talaga. Kaya lang, mas maigi na yung mahal ako. Oo nga. Diba? Know your worth. Oo.
Ako naman magre-request, anak, yung alam mo yung nagkaroon ng typhoon dito. Ano po? I remember I was so thankful talaga that I was crying that time because of the sobrang strong ang typhoon sa Japan. And I called you and I asked you, can you sing for everyone? May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Sige po. Yes. Mm-mm. Tapos siguro isang lasa lang para sa mga bisita nating hapon. Sige, isang lasa. Gomen ne, pinagod kita. Okay lang po. Ayan, kakanta po siya para sa ating lahat, lalo na ngayong pandemic. Kinanta niya po ito with us before nung karoon ng malakas na typhoon dito sa Japan. Na I was crying and she was so nice na sinagot niya ako sa phone. And kumanta po siya ng talagang live. At isinyer ko po iyon sa inyong lahat. Ngayon po ulitin niya, ulitin para sa ating lahat, inspiration po ito. Sige po. Remember, andyan po ang Panginoon. Sa tuwing tila di na makakayanan pagsubok na aking pinagdadaanan ang tanging pag-asang pinanghahawakan, may awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Koy, arigato. Ayoko na, ikaw pag-uri, anak, last song na lang for the mga Japanese na ano, pasensya na po kayo. Kinuha ko ng isang oras na siya. Gomen na sa'yo. Okay lang po, tita. Gomen na sa'yo. Pasensya na din, naging thank masyadong you so nagay much. Na. Thank you. Ayun, maraming so, salamat. So, eto na po ang huling beautiful voice ni Miss Beverly Carmen na mapapakinggan natin ngayon dito. Mismo, nakailang kanta na siya. Ang dami na, my God. Okay lang, tita. Grabe. Mas madami ako nakain kaysa nakanta ngayong araw na to. Kaya maraming salamat talaga, tita. Kasi sinadalam ko, babalik ka rito for barbecue namin sa summer. Summer naman. So anyway, bago po mag-end si Miss Beverly, alam niyo po, abangan niyo po siya, nasa YouTube po. At saka, babes, pakisabi mo yung official ano mo. Yes po, i-follow niyo po ako sa Instagram, at Beverly_official_. And pwede niyo rin po akong i-follow sa Twitter, type niyo lang po Beverly Avex. Yan. Yes. Saka sa at saka YouTube ko po. YouTube po. Yun, Beverly Avex, type niyo lang po. Makikita niyo na po doon yung mga songs ko po na Nihongo, and some of my songs are actually anime songs, so theme songs po yun. So feeling ko po may mga narinig na kayong iba, so check nyo lang po yun. Maraming salamat. Arigato gozaimasu. And for the last song of Miss Beverly, pakinggan po natin, babes, onegaishimasu. Ano ba magandang kanta, tita? Nihongo no uta nanka. Ja, ano, Nihongo no uta? Nihongo no uta. Nani? Original de. Hai. ここですか。ここはじゃああのアニューデイでもいいですか。はい、じゃあアニューデイにします。はい。一人じゃない君がいるよ。どんな時も強くなれる。怖くないよ。追いかけた夢は今未来へと繋がっていく。Always with you. Oh my God! Ang galing-galing. Thank you, Ina. Thank you so much. Thank you. Happy New Year, everyone. Oh yes! Happy New Year! Thank you. Grabe, no? Diyos ko, kaya-kaya yun. Paano naman ako? My God, manager, can you sing? Oh my God. Pinawisan ako na ang ginaw sa Japan, pero pinapawisan ako sa sobrang ganda ng boses niya. Oh my God, ano ba yan? Ako po kasi kumakanta rin. Sa banyo nga lang. Hindi, mahilig din po kasi ako sa mosek. Dati po kasi, nung kabataan, mahilig ako magbanda-banda. Banda rito, banda ron, yung mga ganun ba? Anyway, mga kababayan ko, isa pong maganda, masarap na sa puso natin, maski nasa bahay kayo, isang magandang malakas na palakpakan para po kay Miss Beverly Carmen. Yes!
Diyos. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Yeah. Abangan niyo po siya at sinabi niya kanina, ulit-ulitin ko po yung ano niya, i-edit po natin kung saan niyo po siya mapapanood at kung saan niyo po masusubscribe at yung official site niya, please like, share, and subscribe. O negasimas po. Thank you so much, Beverly Honto. Arigato gozaimasu. At ngayon, papapasok na tayo sa ating live interview, right? We're going to have a live interview with... Are we going on a commercial manager? No. Okay. Take a break muna po ang Lola. We'll go for commercial. Bago po natin interviewin ang nangyayari sa Pilipinas, sa immigration sa Pilipinas. Live interview po mamaya. Pagkatapos po ng commercial. Onegaishimasu.
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hokkoshi. Kung makikita nyo po, ang tubig na galing dun ay ito po sa Diyos na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hokkoshi. Talagang makikita nyo ang yan. Patong ipapokus po natin ang tubig galing po dyan, dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegai shimasu, yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Ayan po, nakita niyo ang aming mga commercial. At siyempre, huwag niyong kalimutan ang ating Natural Juice, Victoria Natural Juice. Alam niyo po, madali lang naman gumawa talaga nito. Kapares na sinasabi ko lagi sa inyo, ito po ay luya at lemon lang. Ang iniinom ko po ngayon ay sour flavor. Ibig sabihin, walang sugar. Ito po yung unang level namin na malaki. Kaso po, marami nag-request, pwede ba maliit, ganon, kasi para madala po raw nila kahit saan. Kesa ito nga naman, kung iinom ka ganito, ang sagwa naman, di ba? Kaya ito po ang ating Victoria Natural Juice na ginagawa po rito sa Yamanashi Ken. Ito po ang tubig dito. Ang what's good is yung tubig po niya ay galing sa bundok. Mismo sa bundok po kinukuha ang tubig. Pero yung ingredients niya, another thing is dito po mismo sa Yamanashi, yung luya at lemon po. Kaya kung gusto niyo ng sweeten, ito po ang ginalagay natin. Ito po yung sweeten natin. Brownies po siya kasi medyo matamis siya. Hindi ma siya. Si Miss Susan, tawa ng tawa. Excuse me. Ay, teka muna po. Ayan na, nasira commercial ko. Kasi minanig akong tawa. Baya. Ito pang ating iniinom everyday. Ang lakas ka uminom, ano? Ayan po. Kaya lang po ang order nito, hindi po madali kasi hindi po kami gumagawa ng marami. Hanggang 20 pieces lang po. More than that, hindi po kami gumagawa ng marami. So, if you really want this, maganda po siya sa ano, sa stomach natin. Very good siya kasi medyo yung kyan ko po kasi malaki, no? Ngayon yung po lumiliit na naman. Kaya straight lang po ang inom nito. It's not really bad. Pero bago nyo po inumin, syempre kung may sakit kayo, tanong nyo muna sa doktor. Pero ito po ay purong-purong natural. Okay po, ngayon, alam ko, excited na kayo na makausap natin kung anong talaga nangyayari sa Pilipinas. Excuse me, San. Hello po. Pwedeng matahimik dyan. Okay po. Okay po. Andito po kasama natin ang isang ka-team natin na mag-usap tayo para sabihin sa inyo kung ano talagang napag-usapan nila. At dahil ito po ay share ng isang kababayan natin na si Miss GW. At yan po ay sinyar niya kanilang maga, kaya po na-alert tayo at binigay niya rin po ang numero. Mamaya po ibibigay din sa inyo ang numero kung gusto niyo po talagang i-double check ang nangyayari sa immigration at mga rules sa immigration. Ibibigay po ng kausap natin na team kung anong numero. So may ballpen po kayo, may papel kayo, pwede po kayo mag-double check on your own. Kasi alam natin na maraming issue, hindi natin alam kung ano yung totoo. Ngayon po, papasok na po natin ang ating team mag-usap, si Miss Sansu. Eto po, Miss Sansu, good afternoon! Po, good afternoon po. Naririnig ba? Nanonood sa atin. Yes. Yes, ma'am. Miss,
Ma'am, ano po ang nangyari? Kasi anong date po ba ngayon na kanina po kayo tumawag, di ba, sa immigration? Yes. Yes po, apo. Okay, anong date po natin ngayon? January? It's January 4, anong 2021. Okay, January 4, 2021. Ano po ang mga naitanong nyo at nakuha nyong mga sagot ng immigration na dapat malaman ng ating mga kababayan? Okay po, paki po. Okay, okay po. So, this morning po, sinubukan natin tumawag sa immigration, then as of 10 a.m. po ito, may nakausap naman po tayo doon na admin ng immigration. Then, ito nga po, about po doon sa travel ban, ang tinanong po natin kung ano-ano yung mga bansa na kasama sa travel ban. Yeah. So, kasama po dito yung 21 countries. Sa Asia po, kasama ang Japan, South Korea at Hong Kong. Then, karamihan na po ay sa European countries. Sweden, Australia, Canada, Spain, America, South Africa, France, Germany, etc. Then, dito po sa atin sa Pilipinas, bali ang travel ban po natin is yung may mga foreign passport. Ibig po sabihin, kung foreigner ka, hindi ka po pwedeng pumasok dito. Kung ikaw po ay Pilipina, may asawa kang foreigner at ang passport mo ay foreign na, halimbawa po Japanese passport ka na, hindi pa rin po pwedeng pakapasok dito. So, talaga pong malinaw na ang sinasabi nila ay Philippine passport lang po ang pwedeng makapasok dito sa atin. Mm. Yes so, po. So, ibig sabihin, ma'am, bali, kung halimbawa ako, ang husband ko Japanese, pero ako Philippine passport, ako pwedeng makapasok, ang husband ko hindi pwede. Yes po, opo, ganun nga po. Basta po may hawak kayong Philippine passport, pwede po kayong makapasok sa ating bansa. Eh kung halimbawa po, anak, ganun din po ba? Kung Japanese passport po ang bata, pwedeng pumasok. Mm-mm. Kayo lang po ang may Philippine passport ang pwedeng makapasok dito. Oh, kailan po nagsimula yes, ito? Bali, nag-start po ito noong December 30. Then, ngayon po, hanggang January 15 daw po. Then, after that, hindi pa po malaman kung magbibigay pa ng extension or not. So, as of now daw po, hanggang January 15 muna. Oh, so para iklaro po ito, nagsimula ito noong January 30, pero... December 30, 2020. 2020, bago mag-New yeah. Year. Yes po. Pero merong nasali ng December 29 po eh, na nalungkot nga ako nung time na yun. Opo. Kaya po, hindi daw po inaasahan yung kasi dumagsaya tayo mga Pilipino na dumating. Kaya medyo biglang sepe, na-alarma din po, kailangan ma-hold. Kaya nung... Kaya po, in-start na yung quarantine. Bigla ng December 29. Yes po. Okay. Yun naman pong gastusin kasi marami pong issue na sila nagbayad, may nag-issue na wala silang bayad. Ano po ba talaga ang totoo? Ano po ang nasabi sa inyo ng immigration? Bali, natanong ko rin po yan. Ang nasabi nga nila, ang pagka ikaw daw po ay isang OFW, sagot daw po ng gobyerno, walang gagastusin. Pero kung sakali pong halimbawang pupunta ka ng Pilipinas, bibisita ka sa pamilya, ito po ang may ang sariling gastos mo. Sa'yo manggagaling ang gastos. Sa quarantine mo for 2 weeks sa hotel. Oh. Yan po ang ibinaba nila sa akin nung kausap ko kanina. Ah, okay. Kasi po ma, meron pong nag-share sa atin na mismo kasama siya sa 200 na pinadala sa Batangas nung umuwi nung December 29. Wala raw silang binayaran. Ano pong masasabi niyo doon? Bakit ganun? Hindi sila OFW, hindi sila OFW, pero wala raw silang binayaran. Oh, hindi ko rin po alam yan, pero siguro po baka try din po natin. Baka sa pakikipag-usap natin doon sa quarantine officer, kung alam naman nila na, siguro medyo alam naman nila na kahit na galing sa ibang bansa, eh medyo wala naman talagang pera, baka pwede rin po nilang sagutin yon. Hindi ko rin po masabi, basta yun lang po para sa akin ang nasa isip ko siguro, kaya nasagot nung iba na hindi sila nagbayad. Siguro po nasa pakikipag-usap na rin ninyo sa quarantine officer doon kung paano sila pakisamahan. Pero ma'am, natanong niyo po ba yung tukol sa mga airline na pag tinawagan ng airline, hindi ang salita nila pwede? Bakit ganun? Paano po yun? Pinapasok sila ng airline. Tapos pagdating sa Pilipinas, hindi pa papasukin. Nakausap niyo po, ano pong sabi nila tungkol sa mga airline na sumasagot ng ganun ngayon sa mga kababayan natin na pwedeng umuwi? Wala naman po akong natanong na about doon po. Ayoko din naman pong magbigay ng wala naman na isagot sa akin ng immigration. Kaya medyo...
Kaya ano po, anuhin natin ulit, tatawag ulit tayo one of these days para maibigay ko sa inyo information about sa mga airlines na yan. Ah, okay po. So, ibig sabihin, kaklaro ko po ulit, ang nangyayari is, hindi pwedeng makapasok basta foreign passport. Yes, opo. Yan kahit anak mo, kahit asawa mo. Yes po, basta foreign passport, no. And ikaw dating Philippine passport, naging foreign passport, hindi pa rin pwede? Opo, hindi po. Maski basta meron kang recognition? Yes po, hindi po. Oh. Philippine passport only. So hanggang kailan po ito ang sabi nila? So ito po hanggang January 15 daw po, pero hindi pa naibababa kung mag-e-extend. Ah, kaya okay. Ano pa rin po tayo hanggang January 15, standby kung i-extend pa nila ito. Ah, okay. Ma'am, pwede pong makuha yung telepono ng tinawagan nyo para naman makababayan natin na gusto mag-double check, ay pwede silang tumawag ng diretso doon sa numerong yun. Pwede pong yes, paki-announce ang numero? Ito po yung number nila, bali 02 for Manila, apa. 88 77 0288 7 37 37 and 38. Ang haba ng numero, yes, no? Yes po, immigration. So, from the yes, Philippines, kailan? So, pag tumawag ka sa Philippines, sa Japan, 6302? 632. Ah, 632, wala na yung 0. Oo, wala na yung 0. So, ulitin ko pang numero kung para hindi ako magkamali. Si, balit, 632-888-777. Ilang 8 po ang una? Bali, dalawang 8 lang po yung una. Mali ako. Apo. 632-888-777. Apo. 777. Apo. 888. Ayan. Okay po, maraming salamat, ma'am. At sana yes, naman talagang yan lang. At sana hanggang 15 lang. Dahil ang dami talagang gustong umuwi, ano? Oo, isa pa po pala. Ah, yes, ma'am. Sa airport daw natin, apa. Meron na daw po doon tinatawag na one-stop shop. Oh, one-stop shop. Yes. Apo, ibig ko sabihin, no, doon yung quarantine, di po ba? Apa. Yung ka-quarantine. Doon na daw po kayo pipili ng hotel kung saan kayo mag-i-stay. Oh, pwede nang pumili ngayon ng hotel. And doon daw, mas advice po nila na sa airport na daw po pagdating. So, may susunod. Kasi po nilanong ko na rin yes, po yan, pwede na po bang magpa-book sa ano. Mm-hmm. Mas advice daw nila na sa airport mismo magpa-book ng hotel. Yun so, po ang sinabi okay, ng immigration. Ando na daw po ang Department of Tourism, tsaka ando DOT na rin yung OWA kung ano man ang problema. Opo. DOT at OWA ang nag-a-assist. Okay. Yes po. One-stop shop po. Hanapin nila dun yung one-stop shop. Ito na sila lahat. Eh kung halimbawa online po, wala po ba ito? Wala po silang sinabi na online. Basta ang in-advise po nila, on the spot po, pagdating sa airport, doon po pumunta sa one-stop shop. So, meaning... Ituturo po lahat ang gagawin nila, step by step. Okay. So, meaning to say, ma'am, ang one-stop shop, kasama na yung bayaran ng swab test, ng hotel, ganon? Doon na po lahat. Oo. Malalaman niyo po lahat doon kung ano po mga dapat na procedures. Oh. And also, yes, the hotel, pwede kang pumili ng hotel. Yes po, doon po. May mga naka-line up doon pong name ng mga hotel doon kung saan mo gusto. Yung ikaw yung magbabayad siguro. Pero yung OFW, tiyak, may required sila na hotel lang talaga. Kung ano nila yung Phoenix? Oo, nung para sa government. So parang ito pong nangyari ngayon, klarado na talaga ang gagastos. Kung hindi OFW, ang gagastos talaga on your own. Yes. Kasi po, kung naglagay na sila ng one-stop shop, di ba? Mm, yun. Yes po, yun po ang sinabi ni Doc Angeles ng Quarantine Bureau. Oh, Doc. Doc Angeles Doc po ang nakausap nyo. Yes po. Mm-hmm. Ayan po. Ayan po mga kababayan ko, ma'am. Thank you so much po. So maganda to, one-stop okay shop na pwedeng ano, mm-hmm, para sa Philippine passport lang po, no? Yes po. Okay, ma'am. Thank you so much po for the time. And pag meron pa pong mga bago information talagang galing sa immigration, paki-update po kami dito sa Japan. Okay. Hindi lang sa Japan, para sa buong mundo po ng mga kababayan natin. Nag-aalam ng kung ano katotohanan talaga. Maraming salamat, Miss Hansu. Okay, thank po. You po. Yes, thank you po. Thank you, you po. Thank happy you. Trickings. Okay, happy trickings po. Thank you po. So yan po mga kababayan, narinig nyo ang ano natin tungkol sa nangyayari sa Pilipinas dahil napaka-in-demand na naman dahil yung iba pauwi po talaga maski po kami may mga kliyenteng pauwi na eh biglang sabi nila, tita to po ba ito? And I'm so thankful po sa kababayan natin this morning, si Miss GW.
na nagbigay talaga ng share. At binigay niya talaga po yung numero niyan. Dahil mismo yung kapatid niya, nagnalangin po raw si Miss GW kagabi na, Diyos ko, sagutin niyo po kung ano talaga ang mangyayari sa amin sa Pilipinas dahil pauwi po siya talaga ng Pilipinas. And so blessing, yung kapatid niya nag-inform sa kanya, 8 in the morning, hindi kayo pwedeng pumasok sa Pilipinas. Ikaw pwede, pero hindi pwede ang mga anak mo. Kaya maraming salamat po sa mga kababayan ko na nag-share ng kanilang experience at mga nangyayari sa kanila na ma-share po natin. Tandaan niyo po mga kababayan, ang lingkod niyo po ay nag-share sa inyo, pero hindi po ako newscaster. At hindi rin po ako lawyer, hindi rin po ako doktor, hindi rin po ako embassy, hindi rin po ako immigration. Ito po si Vicky Osawa ng Mag-usap Tayo na nag-share sa inyo dahil lang po sa mga kababayan natin na hindi alam ang sagot, ang nag-share naman po sa atin ay puro mga kababayan din natin na na-experience nila ang nangyayari sa kanila. Kaya yan po ang ating papel dito para sa Mag-usap Tayo. Mga kababayan ko, mga followers na nandyan, maraming salamat po sa inyo dahil kung wala kayo, wala po ang Mag-usap Tayo. And thank you so much sa inyong trust. At number one, syempre sa Panginoon, maraming salamat po. Bago ko po i-end ngayon, wala po akong mga Q&A. I-end po natin ng maaga ngayon dahil sa dami ng question po, pwede po namin sagutin yan paunti-unti. At for more information po, pwede kayong tumawag sa embahada, pwede kayong tumawag kapares po yung numerong sinabi namin sa inyo, tawagan nyo po para po klarado sa puso nyo, klarado sa isip nyo. And now, ang ating quote of the day. Magagalit si Miss Carmen sa akin. Ma'am, hindi po quotes, quote. Oh, nga naman. Yan po ang masasabi natin and thank you to Miss Susan po. Talagang nagbigay siya ng time para tawagan ng immigration sa Pilipinas and to Miss Beverly Carmen and to the team Mag-usap Tayo like Mr. Inohara, Rika, Mr. Katsumoto, my hubby and our guest, Miss Sayaka. Thank you so much sa inyong lahat. Dahil without them, hindi po namin magagawa ito. And without Mr. Inohara, hindi ko po magagawa ang mga technical na yan. Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat. And my quote of the day, ito po. The most important sa buhay nating ang manalangin at sumunod sa utos ng Panginoon. Totoo po yan. Nananalangin ka nga, hindi ka naman sumusunod sa utos ng Panginoon. Di po ba? Isama niyo po yan. The most important in our life is to pray and obey. Yan po ay nakuha ko sa YouTube sa isang, lagi ko pong inaano si Miss Danielle, Danielle. Talagang landyan po laging words niya na the most important is in the world is prayer and obey kung ano ang utos ng Panginoon. So maraming salamat po sa inyong lahat and for my first day of the year, samahan niyo rin po ako sa Asais Menubina prayer po tayo ng hapon ng 4:30. Maraming salamat po and may we all live with love. Oo nga naman. Siyempre si Hobby kailangan i-shout, sorry. Oo nga naman. Of course, kakanta po ako. Na kaya naman si Miss Beverly, pakantayin natin eh. Babe, sabay mo nga ako ng happy birthday. Okay. Diwi tayo. Diyos ko, naiya ako. Okay, 1, 2, 3, para sa may birthday po si Mr. Ricardo Balagtas. Happy birthday from Marie Madrid and Prince Tan. So, kakanta po kami ni Miss Beverly. Okay, 1, 2, 3, babes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Yan na, mataas na yan eh. Ang sweet. Happy birthday to you. Oh, yan po. Maraming salamat po sa inyong lahat. And matakotoshi mo, yoroshi konegaishimasu. Yes. May isa pa pala. Hindi ko na nakita. Meron pa palang isa. Ako na lang kakanta. Okay, happy birthday kay Miss Donna Obligado from Maribic, Madrid. Miss Donna, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Ilang taon ko yung blowout, ha? Happy birthday. So mga kababayan ko, for my last word ulit, ulitin ko, may we all live with love.
peace and harmony. Arigato gozaimashita. Thank you po. Bye. Bye. Sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ikay hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay. Problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ikay hindi maging kawawa. Mag-usap tayo,